exclusive information sa iyo. Pero tama sa ano, bawat lining, 'di ba? Sobra kasi yun kasi yung konsepto ko ng pagmamahal na umaabot hanggang katapusan. Actually, hindi nga until 70, di ba? Parang, ibig sabihin lang ng 70 kahit umidad na, magkaedad na, sila pa rin grow all together. So, yun. Saka, cute-cute nung, ano, nung music video. Voice Kids, again. Voice Kids. Yeah. Ano yung changes from the previous if ever meron man. Wala pa naman pong details, sir. Okay, yeah. Di pa naman po namin na pagmimitingan. Okay. May nagtatanong ulit kasi in terms of your career, nagtanong na ako about practical tips, pero was there, ano daw yung pinaka memorable sa'yo when you were starting out in your career, when you were becoming already a superstar, becoming a star. No? Pinaka-memorable. Mm-mm. Aside from when you won the contest. Any rejections daw na sobrang... Rejections? Yung mga rejections. Marami. Marami. Kahit nga lang yung Star for a Night, ilang ulit ako nag-audition for that day, 3 times. At tapos nung bata ako, sumali din ako sa mga... kiddie shows, mga TV-kiddie shows, ganyan. Marami ding ma-artistahin, walang star quality, yung mga ganun. Marami, kahit bata pa. But now, based on your experience, what do you think is the one that, ano yung isang quality na kailangan mag-stand up if somebody wants to, you know, to be part of the showbiz industry? Whether singing or anything? Siguro, perseverance, di ba? Persevere. Yung persistent, yung makulit tayo eh. Kasi yun yung passion natin. Talaga hindi tayo titigil hanggang di natin ang kukuha. Pero alam mo din ang limitations. Siyempre hindi naman yung merong evil plans ka na para lang makuha yung kung anong gusto mo. Dapat pinagpapaguran ng malinis. Diba? Fair game. Sir, nakita ko yung mami mo sa airport. Tapos sabi niya, ito lang. Kahatid niya yung sister mo yan. Or kapatid mo ba sa nag-aaral sa Japan? Mm. Ikaw ba? Gusto mo bang rin bumalik sa school? Seriously, guys. And then Opo. Finish a course. Kaya, opo. Alam naman po yan ng Viva at saka ng parents ko. Gustong-gusto nila yan gawin din para sa akin. Pero, baka next year. Kasi this year, talagang punong-puno na eh. So, ano parang totoo pamasok ko sa school or home study ba to? Hindi ko pa po, hindi pa ako po decided kung paano yung magiging setup yung sistema. Kung ano yung magiging convenient sa akin. Anong course? Anong course? Wala pa naman po. Kasi nagdito na ako sa linya ng pagiging singer, performer. Gusto ko sana yung makakatulong pala rin sa akin. Pero ano ba we'll yun? See. Ano yung fallback, di ba? But ilang years pa ba nakikita mo yung sarili mo sa industry? Ito ba, syempre, di ba? 5 more years. Talaga? And then ilang taon na lang. That's the stats mo, parang malabo yun. 5 years na. Marami ka pang plans sa career mo? Marami ka pang gustong gawin? Marami. Mm-hmm. Opo, marami pa akong gusto matutunan, gustong ibalik. Kumbaga, yes. Ibalik sa kung ano yung naibigay sa akin ng mga sumusuport at naniniwala sa akin kasi I feel na sobrang ano eh, sobrang kulang yung naibibigay ko sa kanila. Sobra-sobra yung support nila. So, parang I owe them a lot. Pagdating dun sa pagiging performer, not as a person, no, na talaga ibibigay mo yung lahat-lahat, di ba? Pero as a performer, as an artist, I feel responsible na may kailangan pa akong gawin. And para sa OPM, di ba? Kasi part na tayo eh. Part na tayo ng OPM, ng music industry, Philippine music industry. So, talaga may obligasyon na tayo. So, hindi ito yung time para seriously think about getting married or having a family because of yung sa plans mo sa career mo? Siyempre, naiisip ko po. Kasi, yan naman ko kasing gusto pinaganyan. Hindi mo kasi yan mas malalaman kung kailan darating yan. Pero pag when the right time comes, di ba? Pagka alam ko na sigurado na at stable na ako, ready na ako, then okay na po. Pasensya na po, ah. Pero it will not get okay na sa career mo. Pasensya na po. Siguro. Okay, thank you. Pasensya na.